natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-aabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring idulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya, noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinakaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw, araw ng Linggo, Adesinwebe. Kada Adesinwebe, ginugunita rin si San Jose. Si San Jose ay patron ng Universal Church. Si San Jose ay sindak ng mga demonyo. Terror of demons. Hilingin natin kay San Jose
tulungan tayo sa ating pakikipagtunggali, pakikipaglabang sa demonyo. Anong gawain ng demonyo? Huwag natin sundin ang utos ng Puno Nazareno. Sa mga pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng order ng Panginoon. Ibigin ang kaaway, mahalin ang mga umuusig sa atin. Hindi ito madali. Kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga panahon na hindi tayo nakikinig sa Kanyang utos. At nananawagan si Jesus sa atin bilang mga anak ng Diyos na tularan ang Kanyang pagmamahal na walang pinipili. Bilang mananampalataya, tayong lahat ay tinawag hindi para magsawalang kibo sa harap ng kasamaan at kawalang katarungan, kundi para iwaksi at lupigin ang kasalanan, kasamaan sa pamamagitan ng kapangyarihan at kabutihan at pagmamahal ng Puong Nazareno. Nawa ang Eucharistiyang ito na ating ipinagdiriwang ang maging bukal ng ating sigasig at lakas. Kaya upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na misteryo, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan ito. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kristo, mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon.
Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming lahat, palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita, sa gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo'y sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring kautusan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanglibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin,
Ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga ginigil kong mga kapatid, bayan ng Diyos ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Mga kapatid, ang mahal na Birhen ang siyang ganap na tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno. Sabi dito sa Ebanghelyo, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. You must be perfect just as our Heavenly Father is perfect. Dapat maging ganap tayo, perfect tayo. Yun ang naisin, yun ang kalooban ng Diyos Ama sa atin. Sapagkat tayo ay hinirang, pinili niya nung tayo binyagan. Kaya ang Diyos, ang tingin sa atin, mahal at alaga. Tayo ay mahalaga sa kanyang feeling, sa kanyang mata, sa kanyang pagtanggap sa atin bilang mga anak niya sa pamamagitan ng binyag. Kaya tayo ay mahal at alaga ng Diyos. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay mahal at alaga ng Diyos. Go. Katabi nyo, sabihin nyo, ikaw ay mahal at alaga ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. Wala. Hello. Hi. Nako, natutulog ang inyong mga kamalayan. Gising, gising. Yugyugin ang mga natutulog na kamalayan. Nasa Basilica Minori tayo ng Poong Jesus Nazareno. Dapat buhay tayo. Dapat meron tayong sigla. Oo. Huwag tayong engot-engot. Tutulog-tulog. Tatamad-tamad. Bakit? Ang mga pagbasa ay hinihikaya tayong maniwala, magtiwala, manalig sa Kanya. Amen. Amen. Otra vez. Sabihin niyo sa katabi mo, ikaw ay mahal at alaga ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. Go. Kaliwa. Ay, wala. Wala. Alam ninyo, kailangan itatag natin sa ating kamalayan, kaisipan, kalooban itong realidad na ito. Bakit? Sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol, una sa mga taga-Korinto, sabi niya, ikaw ay templo ng Diyos, nananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Kayo ay templo ng Espiritu Santo. Temple of the Holy Spirit. Kaya huwag natin minimenos ito. Huwag natin pinapalibhasa ito. Sapagkat ito ang realidad. Dapat accept, appreciate, acknowledge, affirm, admit that we are indeed God's beloved temples of the Holy Spirit. Ayan. Pagka hindi ito naitatag sa ating kamalayan, kaisipan, kalooban, eengot-engot tayo lagi. Wala tayong sigla, wala tayong werpa. At inutil ang lahat ng ating mga pagdinig sa salita ng Diyos. Bakit walang efekto? Kung sadyang ganyan, pakarinig dito, labas doon. Yan ay trabaho ng demonyo. Kaya hilingin natin kay San Jose, sindak ng mga demonyo, palayasin ng mga demonyo sa ating buhay. Bakit hindi tayo tinuturuan makinig? Ang tema ngayon ng Poong Nazareno 2023, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Ayan, hindi tayo papalarin kung hindi tayo sumusunod, tumatalima sa kanyang salita. Amen. O, dito sa Santo Ebanghelyo, bago ang antipona, sa pagbabasa ng Santo Ebanghelyo, anong sabi dito? Lobos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumusunod sa anak niya. Lobos na magtatamasa kung tayo nakikinig at sumusunod sa kanyang anak, sa kanyang salita. Eh hindi eh.
Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo hindi pa natin natatanggap ang lisiksik liglig na nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Ang pintuan ng kalangitan binubuksan sa tuwing tayo nagsisimba. Bakit? Hindi lamang tayo ang kasama, magkakasama, kundi ang angeles, mga serapines, ang hukbo ng sangkalangitan ay naririto sa atin, piling. Bakit? Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ang siyang ating pinararangalan, siyang ating binibigyan ng pasasalamat na walang hanggan. Entonces, kung nandito tayo, kung tayo bukas palad, bukas loob, bukas isip, bukas ng kalooban, tatanggapin natin at tatanggapin ang kanyang mga biyaya. Amen. Amen. Una nating ilagay sa ating kokote, sa ating kamalayan, kaisipan, ako ay God's beloved. Ako ay anak ng Diyos. Kaya wag natin minimenos yan. O ngayon, sa unang pagbasa, ano naman ang sabi dito? Sabi ng Panginoong Panginoong Diyos, Ama, kay Moises. Moises, sabihin mo sa mga Israelita, galing ito sa aklat ng mga Levitiko, sabihin mo, sa buong kapulungan ng Israel, at ngayon, sinasabi ko sa inyo, sa buong kapulungan ng Quiapo, Basilica Minor, mga deboto-debota ng Poon Nazareno, ano ang sanyang salita? The ipsissima verba ng Diyos, the very words of God, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. O, tingnan naman niya yan. Ang ganda-ganda, magpakabanal kayo. Bakit Diyos ay banal? Huwag kang magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, parangalan mo, pangaralan mo siya. Oo, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghiganti. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. End of quote. Ito ha, salita ito ng mahal na Diyos Ama. Oo, creator of heaven and earth. O ngayon, sa unang pagbasa yan, kaya maganda makinig tayo, dalawa ang tainga, pagsamahin mo puso, o heart, HT, tanggalin, ear. Kaya ang mga tainga ninyo ay napakahalaga, makinig, makinig. Higit na mapalad ang nakikinig at sumusunod sa anak ng Diyos pag sinasakatuparan ang kanyang salita. Amen! Amen! O, tuloy-tuloy tayo. O, atrasado na ang oras. Sa Santo Ebanghelyo, anong meron dito? Oh, pinalawak ni Jesus, hindi lamang sa kapwa, kundi mga kaaway. Sabi dito, ang huwag mong labanan ang masasamang tao. Kung may sumampal sa iyo, sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Yan, hindi ito madali. Ito, galing kay Señor Jesucristo. Ito ang prescription niya. The divine physician, the wounded healer. Hindi ito nabibili sa butika, sa department store. Galing lang ito sa solamente sa anak ng Diyos, Poon Nazareno. Kaya makinig tayo. Huwag labanan ang masasama. Huwag labanan ang masasamang tao. Yan. Ibigin ang kaaway. Ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Hindi ito madali. Kung hindi tayo nakababad sa salita ng Diyos, kung hindi natin kapiling ang Poon Nazareno, hindi natin ito magagawa. Sapagkat ito ay gawain ng mga anak ng Diyos na kinasihan ng Espiritu Santo. Kaya kailangan natin magbabad ng oras sa padasal, sa pagsimba, at sa pagninilay-nilay ng salita niya. Yan. Mga kapatid, na-aksidente ho ako. Hindi nyo natatanong. Ang daming aksidente na isang sasakyan, 2005, nalunod ako sa dagat, sa Dumaguete, sa Baay City, 2013, at ako ay na-aksidente sa Bicol, last year, September 12. Anong nangyari? Nakatulog ako, binangga ko yung dump truck, punong-puno ng grabita, ng mga graba. Sawa ng Diyos, milagro ang nangyari. Oh, binalot ng malinig na liwanag ang kuang ko, nakita ko ang Poon Nazareno. Ngayon, 2 months ako nag-recover sa banig ng karamdaman ng mga pilay. Nabalian ako dito, clavicle bone, 2 ribs, etc. So I was in abject miserable condition. Kaya ako ay nasa bahay lang. Ngayon,
may nagsabi sa akin na mayroong kumakalat na chismis tungkol sa akin. Oo. Sa kabila ng aking abang kalagayan, may mga chismis. Eh, siyempre, depressed ako. Ano ang chismis? Gusto niyo malaman? Oh, eto yon. Ako daw, may sinampal na lay minister sa Quiapo. Sa Quiapo, ah. At nung sinampal ko raw, ako ay nagluluhod, humihingi ng tawad. Sabi ba naman, kung hindi baliw, kung hindi may sayad, makasampal magluluhod, humihingi ng tawad. Sa loob-loob ko, ha, may sinampal ako. Wala akong sinampal. Ang naalala ko, meron akong sinabihan na eto, hindi tama, ganyan, sa misa. E pagkatapos ng misa, sabi ko, sorry, I don't mean to hurt you. Out of good intention, gusto ko lang ituwid. Yun ang nangyari. Pero ang nakarating na balita, taga Quiapo. Tapos, lay minister. Hindi naman yung lay minister, lektor. Magkaibang lektor sa lay minister at hindi sa Quiapo. Ang nakarating na balita, taga Quiapo. Sabi ko, baka nag-ukan ako, nag-Alzheimer ba yun o nakalimutin na. Tinanong ko ang ating sacristan mayor, meron ba? Wala, wala, Father. Kung alam, kung meron, eh di alam ko yun. At saka, wala na kayong mukhang iharap dito kasi iskandalo yun. Oh, totoo nga, hindi. Ito ang nangyari. Nasa banig ng karamdaman ako. Kaya sabi, Lord, thank you. Nung bumalik ako sa Maynila, nakita ko ang mga tao. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, Lord, mahal mo ako, binuhay mo ako, hindi mo ako kinuha, may mission pa ako. Kaya tatalima ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Kaya ang ginawa ko, sinulat ko ang mga pangalan at pinagdadasal ko araw-araw. At sa tuwing magkikita kami, sabi ko, hi, hello, good morning, yan. Proactive, hindi reactive, hindi bingkatibo. O binaliktad ko at lalo akong pinagpala ng Poong Nazareno. Bakit? Sumusunod sa kanyang salita. Ibigin mo ang mga kaaway mo. Ibigin mo ang mga sumisira sa iyo. Huwag mong labanan mga masasamang tao. Ito ang salita niya. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, isipin natin lagi na tayo mga anak ng Diyos, mga eredero ng kalangitan, tayong lahat ay binigyan ng halaga, alaga at mahalaga tayo sa Diyos. Kaya huwag natin sirain ito. Itatag natin sa kamalayan natin, sa kisimba natin, na tayo ay may misyon, na tayo ay templo ng Espiritu Santo, na tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag, na tayo ay mga banal sapagkat ang Diyos Ama ay banal. Kaya kung tayo tatalima, susunod sa Kanya, marami tayong matatamasa ng mga pagpapala. Amen. Poong Nazareno, kabagan mo kami. Poong Nazareno, iligtas mo kami sa mga pakana, sa mga patibong ng demonyo. Huwag mo kaming hayaan na mabilanggo sa paot, galit, ngit-ngit. Hayaan mo ang aming puso, linisin ang iyong banal na dugo upang kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban na mga payapa at mga ahente ng kapayapaan at kabutihan. Poong Jesus Nazareno, kahabagan mo kami. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Mga minamahal kong mga kapatid, mga deboto-debota, manalangin tayo sa Diyos Ama na tulungan niya tayong lahat isa buhay, isa gawa. Ang salita ni Kristo upang ang kanyang pag-ibig
ay tunay na maging ganap sa ating buhay. Sa bawat intensyon ating itutugon, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sila, sina Papa Francisco, mga obispo, mga pare, mga diakono, at mga laiko, tungo sa pag-ibig at paglilingkod ng walang kapalit, manalangin tayo. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gawin mong tapat na daluyan ng iyong pag-ibig lahat ng mga lingkod bayan, kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, nawa silang mga kasalukuyang dumaranas ng matinding pagdurusa ngayon ay makaranas ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila, kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itinataas namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa kanilang mental health, kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong ganap na pag-ibig ang mga yumao naming mahal sa buhay, kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Idulog natin sa Ama ang lahat na may taglay na Master of Arts in relating information through exaggerated stories, mga Marites, na tumigil na sa kanilang mga kahibangan. Manalangin tayo. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, isakatuparan mong ganap ang iyong mga pag-ibig sa aming lahat sa bawat pagpasiya at gawain sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon, nahihanda na po. Manalangin kayong lahat upang paghahain ko. Paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ginugunitan namin sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw, Ama naming lumikha, ngayon ay aming paglingkuran. Hiniling namin naway mapakinabangan namin ang aming inihahain sa iyong karangalan
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa aming lahat, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay ibinalikat niya upang kami lahat ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Si Jesus Nazareno ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami lahat ay iyong liwanag bilang iyong angkan na may tungkulin maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiyawat ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito. At kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinawakan niyang kalis sa kanyang inabot niya. Ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Padre, Papa Francisco, ang aming Senyor Obispo si Jose at ng Tanang Kaparian. Mga reliyoso-reliyosa, mga madre, mga seminarista, mga altar servers, lahat kayo na narito sa misang ito. Lahat ng mga sumusubaybay ng mga masugid sa ating live streaming sa social media. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng kanyang kabiyak na esposo si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ang aming patron at lahat ng mga banal na namuhay dito sa ligid ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang amen ang siyang ating sigaw sa Poon Jesus Nazareno, samahan mo kami, sakluluhan mo kami, tulungan mo kami na sumunod sa iyong mga salita. Hindi namin kaya. Kaya kasamang po Nazareno, hilingin natin sa kanya na tayo magmahal ng tapat at wagas at gawin ang tama at wasto. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iligtas sa puot, galit, ngit-ngit, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Taglay ang mga ngiti sa ating mga labi, kasiyahan sa ating mga puso, magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo. Peace be with you, peace be with you, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus ang nag-uutos sa atin sa kanyang salita ngayon, ibigin mang kaaway mo. Ipagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Huwag mong labanan ang mga masamang tao. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay hinirang, pinili niya. Ikaw ay mahal at alaga niya, mahalaga sa kanya. Huwag mong patulan, huwag mong sakyan ang mga patibong ng demonyo. Ito ang sinasabi ni Jesus. Siya rin ang Jesus noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Jesus na kapiling natin ngayon. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sa kanya.
Announcement, sa darating na Miyerkules, February 22 ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa panahon ng sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng mga nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan sa Eucharistia bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tandaan natin, ang pong Nazareno ay nanyan lagi. Kung susunod tayo sa Kanya, sa Kanyang mga salita, magpapalain tayo lalo. Amen. Una, tayo mga anak ng Diyos, mga kinasihan, kinalugdan Niya. Kaya huwag natin pinapalibhasa, minimeros ang ating sarili. Get out of your little cocoons. Huh? Oo. Kaya sumenyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Nazareno, inihayag mo sa mga tao sa pamamagitan ng krus na walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na naririto na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala ng mga imahen, dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag at ikaw ay kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, ang po ng mga mahal sa buhay, saan man naroon, mga live stream audience, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,